Tignan niya. Ayan. Ah, lambot. Grabe. Nako, panalo. Mayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wondering Kusina. Today's episode mga ka-wonders, lulutuin natin is a very Visayan dish. Kasi, ang lulutuin natin today is... Balbacua. Balbacua, yes. Yeah. It's pronounced actually as Balbacua. Balbacua. So, Balbacua. Yun ang social ba? Kwa. Balbacua. Pero it's Balbacua. Yun na ang pag-pronounce sa mga Bisaya, Balbacua. Masarap ito, i-partner sa giniling na mais. Or yung, yun yung mais na kanin sa amin. Mm. Oo. Napakasarap yan. At saka famous to sa mga street foods sa Cebu or anywhere na kung saan ang may mga Bisaya. At saka may different variations ito. Mm. But, today, lulutuin natin style is a very, very simple style na very Cebuano style. Yeah, very authentic na Balbacua. Balbacua. I hope I can make justice to it. And ito yung ginamit natin na mga parte ng baka. So ito yung paa mismo ng baka. Yan guys. Yan. Pinaputo na natin to. So ganyan yung itsura niya ngayon. So buti nilang nakahanap tayo ng paa ng baka. At saka actually yung balat ng baka ang nagpapabida doon. Yan. Kasi maging gelatin na siya mamaya. Tapos medyo sticky na konti. So ito yung balat. Tingnan mo. Lilinisin pa natin to. Pero pakukuluan muna natin to mga ka-wonders bago natin linisin para mas malambot na siyang malinis natin. Okay? So mga ka-wonders, ito ang process ng ating balbacua. So ang unang step natin gagawin is we're going to make a first boil on this. Now, ito, pakukuluan natin to lahat. After na first kulo mga ka-wonders, ang gagawin naman natin, ililinisin lang natin. Now, ang gagawin naman natin is ipipressurize natin to para mas mabilis ang pagpapalambot. Pero maganda po yung dahan-dahan na pagpalambot na gamit lang ang apoy. However, gagamitin natin ang pinakamadaling way para paano natin itong gawin ang balbacua. Lagyan natin ng tubig. So ito mga ka-wonders, ang nilagay namin diretso is yung kumulunan na tubig. So para mas mabilis yung pagkulo ng itong balbacua natin. So first kulo lang naman. So ito, kulang pa to ng tubig guys. So lalagyan pa natin to. Okay? Gusto kong may lasa ng konti na yan. Even though first kulo pa yan at saka ang kulo na yan, ibig sabihin is nililinis lang natin. Pero gusto ko, sasamahan ko na siya ng asin para may lasa na rin yung karne at saka yung balat. Or yung itong mga buto-buto na to. Yan lang. Nilagyan lang natin ng asin. On lang natin. So na-on na natin. Babalikan natin to pag kumulo na to. Pakukuluan lang natin siguro ng mga 5 to 10 minutes para make sure natin na lumambot yung grasa-grasa doon na dikit sa balat ng baka para mas mabilis ating malinis. So we'll be back after 10 minutes. So ito mga ka-wonders, kumukulo na siya. Yan. May iba siyang amoy. Kailangan natin lilinisin to. Eto, linisin muna natin. Ipakita natin sa inyo quickly kung paano natin to lilinisin. Let's go. So mga ka-wonders, buhos lang natin dito sa ating trainer. Itong, ayan o, yung color niya talagang iba. So, buhos lang natin lahat yan. Yatakasya. Yeah, basta buhos lang natin yan dyan. We'll throw in some running water. Ayan, running water lang. Running water para lumamig siya. Now, lilinisin natin siya. Tanggalin natin itong mga, parang mga dumi-dumi na to. Ayan. Ayan. Unahin natin itong mga buto mga ka-wonders kasi mas mabilis itong malinis. So, ilan natin tanggalin yan. Ano siya, parte talaga ng kulay ng baka. Unahin natin to. Yung kasing mga buto, hindi masyadong madumi. So mga ka-wonders, eto na. Nilagay ko lang siya sa pressure cooker. Dahil pressure cooker, we're going to cook this. We are going to allow this to whistle tapos natin yung 1 hour natin. So ngayon, pakuluan na natin. Takpan na natin itong pressure cooker natin. Ayan. So balikin natin to after 1 hour or probably 2 hours. It depends because we will check it once again after sa 1 hour natin. So hopefully ma-attain natin or ma-achieve natin ang pagkalambot niya at saka yung medyo stickiness. Then titimplahan na natin.
So we'll be back. So mga ka-wonders, eto, tapos na ang almost 2 hours natin sa pagpapakulo natin dito sa pressure cooker. So, tinanggalan na natin to ng pressure, so safe na itong buksan. So this is how it looks like. Tingnan natin kung gano'n nakalambot. Gelatinous na siya mga ka-wonders. Oh my God, sobrang lambot. This is the kind of balbacua I want kasi sobrang lambot natin na matutunan na ito for sure sa bibig natin. Next natin gagawin, titimplahan na natin to. So first, lalagyan natin ng patis. So lagyan natin ng 5 tablespoons of patis kasi wala pa naman itong alat eh. Tapos i-adjust na lang natin later. 3, 4, 5. So adjust na lang, dagdagan natin to. Adjust natin with salt. Sobrang lambot. Tingnan mo oh. Yan oh. Alam ko na merong iba dyan na ayaw ng sobrang yung todong lambot na balbacua. Kasi gusto nila yung may nakakagat pa sila. Hindi yung automatic na nalulusaw sa bibig. But this is what I want. You can have your own variation. Siguro pakuloy nyo sa pressure cooker ng mga 1 hour lang siguro. Or 45 minutes. So now lagyan natin ng pepper. 3 teaspoons of pepper. Or 2 teaspoons na lang. Yan na lang muna. Then, mga ka-wonders, wala lang tayo ng tubig dito. Itong sabaw mismo gagamitin natin. Yan. Ito yung powdered achuete. So, ito yung brand na nakita ko. Siguro, yan lang. Yan. Pampakulay natin. Yan. Ito yung achuete, mga ka-wonders. Lagay lang natin. Yan. Yan, nagkukulay ng balbacua natin. Ihalo lang natin yan. Ngayon, dapat kanina pa pala ito natin nilagay. Unahin natin itong luya natin. Ilagay natin itong luya. Yan. So, lagay natin itong sibuyas. Dapat kanina pa pala ito, but that's fine. Hindi naman magre-reklamo yung balbacua natin. Yan. So, nandyan na yung luya natin at saka sibuyas. Tapos, lagay na rin itong puting stock na ito ng mga dahon ng sibuyas. Yon. Tapos, itong chili natin. Hindi natin lalahatin itong chili na to kasi itong klaseng chili na to, ito yung maanghang na chili. So, tatlo lang ilalagay natin mga ka-wonders. Balbacua na yung kulay niya. Hayaan lang natin siyang kumulo. So, mga ka-wonders, tikman natin kung ayos na ba itong lasa ng balbacua natin. Kung kulang ng alat, lagyan natin either patis or asin. Kulang pa. Lagyan natin ng asin. Asin kulang na kulang pa pero nandun na yung balbacua niya na lasa. Yan. Natutuwa ako kasi matagal ko na po itong gusto sa buhay makaluto ng balbacua. Masarap to sa kanin na mais. Ang makaka-relate lang yan isa yung mga Bisaya. Tikman natin ulit. Kulang pa siya ng asin. So lagyan na lang natin ng additional patis muna. So siguro mga 3 tablespoons of patis. Then, suportahan natin ng asin. Mga 3 teaspoons. Yan. Ang lambot. Ang ganda tignan. So mga ka-wonders, ilagay na rin natin to. Dahon ng sibuyas natin. Tapos, magta-toppings tayo shortly. Hayaan natin itong kumulo. Slow cook na lang to. Habang tinutusta natin ang ating sibuyas, bawang, at saka luya. So mga ka-wonders, prituhin muna natin yung ating mga sibuyas, bawang, at saka ginger or luya. Yan. Eto, konti lang yung nilagay natin na oil kasi medyo mamantika na rin yung ating balbacua, of course, because it's beef. And by the way, beef has the worst oil or lard compared sa pork. Painitin na natin and I think it's okay. Kasi mainit na siya agad. Lagyan na natin ang ating luya. Yan. And then, ang ating sibuyas. And then, ang ating bawang. Yan. Now, this is actually the last step of our cooking process dito sa balbacua natin. So, ito-toast lang natin to ng konti. Tapos, ihahalo natin doon sa ating balbacua. Yan mga ka-wonders, tostado na yung ating pinrito. And now, ilalagay natin to sa ating balbacua. So, ito mga ka-wonders, ilagay na natin. So mga ka-wonders, the wait is over. Luto na itong ating balbacua. So natikman na natin, sakto na yung lasa niya. Ito, titikman na natin. Actually, kakain na tayo. Kumain tayo kasama ang kanin. Hindi lang tikip. Tara! Ito ang authentic na Visayang balbacua.
Eto na mga ka-wonders, mga kabisay andiha, mauna rin atong balbacuang version nato. Well, sinabi kong authentic. Pero guys, authentic is something that you will really love. Ito po yung version ng Wondering Kusina na Bisayang Balbacua. The simplest way we can cook for you. Yan. Mm-hmm. Balbacuang lasa. Oh, kasi balbacua to. Yes, dahil balbacuang nga to. Magulat ka kaldiretang lasa nito. Lasang kaldireta. Tikman na natin itong ating balbacua mga ka-wonders. Kung ano nang lasa. So ito, tikman na natin. Ako gustong tikman yung paa. Sige, go. Ito ang paa, oh. Dami dito. Kuha tayong paa. Kung malambot na. Yun. Dandan. Wow, ang lambot. Guys, so tignan nyo, oh. Yeah. Ganyan kalambot mga ka-wonders. Kumustang lasa? Sarap. Balbacuang balbacua ba? Balbacuang balbacua. Kung gusto nyong manghang mga ka-wonders, pwede kang gumawa ng patis tsaka yung sili. Yes, lagyan nyo ng patis at tsaka sili. Mas masarap, mas sasarap yan. Tapos yung linagay natin, yung linagay niya ang mga sinutay na sibuyas, bawang tsaka luya, naglasa sa sabaw talaga. Masarap. It added flavor, no? Nag-add siya ng flavor na parang sunog-sunog na flavor. Smokiness. Smoky, yes. Ganon. Ang look. Nilagyan ko talaga ng kanin, guys. Yung balbacua. Lambot. Lambot, no? Mga ka-wonders, FYI, wala po tayo nilagay na any artificial flavoring. All natural po to, patis at saka asin lang. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo ilagay pang flavoring or yung seasoning dito. Kasi if you want it a little, marami sa atin na gusto maglagay ng MSG. And if you like, in replacement of MSG, you can replace it with a teaspoon of sugar. White sugar. White sugar para sa lahat ng, sa isang kalderong to. Mm-hmm. Yan. Mas lamig yun siya sa ano sa mais ka kanon. So, yan mga ka-wonders, ito na yung balbacua natin. Finally, nagawa natin at successful yung balbacua natin. So, mga ka-wonders, at saka mga kabisayan natin dihang wala pa ka-subscribe sa Wondering Kusina, please don't forget to subscribe to Wondering Kusina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And, like and share this video. Tapos, please don't skip ads. The ingredients, a list of ingredients ng recipe na to is at the end of the video. Antabayanan nyo sa end ng scene na to. And yes, meron tayong social media, meron tayong Facebook and Instagram. That's right. So mga ka-wonders, ito po yung balbacua natin, Bisaya mga balbacua, the easiest way to do it. Ang pinaka challenging lang dito is yung paglinis ng baka, especially pag nakabili kayo ng baka na balat ng baka na o hindi pa linis. So I think it will be more advantage dyan sa Pilipinas kasi linis na yun for sure yung mabibili nila. I hope you like this recipe, this cooking vlog, this recipe video. So, daghang salamat for watching. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you very much for watching mga ka-wonders. Ako si Chakoy. Ako si Mike. Stay cool, stay safe, and peace. Gusto ko itong boto. Ayun, oh. Ah, lambot. Grabe. Mga unta ka ganon. Hindi na ako niya. Hindi na ako na na. Hindi na ako makakaon. Asin lanay kayo ba? Asin super, super lambot dito kayo. Kuhan dun. Pilit-pilit dun. Kurot akong kanon. Ay.